Yan. So, 1 year po akong nag-agriculture, naging estudyante ng agricultural engineering. Then, syempre, hindi po ako makapag-focus, hindi po ako sigurado sa kursong pinasok ko, nag-shift po ako ng criminology. Tama? Then, nag-shift po ako ng criminology, hindi pa rin po ako sigurado, and bulakbul pa rin po, kaya nag-stop na po ako. Yan. So sabi ng papa ko, bulakbul ka naman, mag-stop ka na lang, tumulong ka na lang sa construction, sabi niya. So nasubukan din pong mag-construction, tigahalo ng simento, tigiunat ng pako, tama? So yun po yung naging experience ko po. Then sabi ko sa papa ko, papagod na akong maging construction worker, gusto ko na pong mag-aral ulit, sabi ko. So nag-enroll po ako sa Philippine Normal University, North Luzon. Then naging first year po ulit ako doon. Naging 1 year and second year. Inabot ko naman po yung second year. Wow. Kaya nga lang po, bumalik po yung yung tinatawag na pagiging bulakbol. So na-addict po ako sa computer games. Kung bakit ko po kinonsider yung sarili ko na black sheep of the family, kasi akala po ng mga magulang ko naka-enroll po ako. Yun pala, yung binigay na tuition ko is nagamit ko na siya sa pang-computer games. Isang buong semester na naka-uniforme ako, humihingi ako ng allowance, naakala nila pumapasok ako sa school, pero yun nga po, hindi po ako pumapasok, kaya hindi po ako nakapagdakos. So, bagsak ko, McDonald's service crew, tigamasa ng manok, before ko po nakilala ang iFern. Yan. Ayan po, Upline. Mga ilan taon ngayon, Upline Mark, na ikaw ay service crew? Upline? Yan. Mga ilan taon nung ikaw ay service crew? Malinaw? Hello? Nung bali, 5 years po akong naging service crew, Upline. 5 years. Okay, so matagal-tagal yes, din. Yes, Upline. Okay. So pwede bang malaman magkano ang sweldo ng isang service crew dyan sa Isabela? By the way, ano ba yan? McDonald's or Jollibee? Yan, yeah, McDonald's. So, nag-start po yung nung nag-apply po ako, ang sahod ko lamang po noon is 30 pesos, 88 centavos sa loob ng isang oras, or 31 pesos in short sa loob ng isang oras. 6 hours lamang po kaming mag-duty noon kasi ang in-applyan ko po noon is pang for part-timers, kasi karamihan pala ng mga empleyado sa McDo, yung mga crew, is part-timers. So, naging part-timer ako kahit full-time, 6 hours, nasa 200 pesos lamang po yung sahod ko upline isang araw. Grabe, no? 200 pesos sa loob ng isang araw na tsinaga mo for 5 years. Tama ba? Yes, upline. Grabe, no? Bali yung third year, fourth year, fifth year, kumbaga may increase naman na siya, 5 pesos per hour. Wow! Grabe. Increase yun. Tatlong taon upline ang lumipas. Increase yun, increase. 5 pesos. Yes, upline. Yun nga po yung nakakatawa upline. Kasi tatlong taon bago ako na-increase ng 5 pesos dito sa iPhone, 10 cycles lang. Yung 11th cycle, increase na kaagad eh. Hindi umabot ng taon. Okay. Kaya tuwang-tuwa ako. Sige, maganda, no? Naidugsong mo na rin naman, yo. Naidugsong mo na rin yung ating, syempre, gustong ipunto, no? iFern. Paano mo naman nakilala si iFern? Ayan. So, baka meron tayo mga service crew rin, o kaya may hawak ng isang service crew, no? Isang manager pala ng isang fast food chain. Eh, bigyan mo naman sila ng konting tip, no? Paano mo ba nakilala at bakit mo tinanggap yung sistema ni iFern? So, upline, nung nakilala ko itong ang iFern, actually, negative ako noon eh. Kasi madalas ginaganap sa McDonald's yung mga, kumbaga, seminar ng mga iba't ibang networking. Mga nagsisigawan pa sila, power, sabi nila. So, bilang service crew, nasaksihan ko po yung mga yon. Bakit? Wait lang, upline, bakit? Brownout ba nun? Bakit power? De joke lang, sige, tuloy mo. So nasaksihan ko kasi yung mga yun upline, yung mga seminar ng mga iba't ibang networking company. Tumanim sa isip ko na sila lang naman yung nag-a-attend. Tama, so sila lang malamang yung kumikita. Yun yung nasa isip ko noon. So nung inintroduce sa akin tong iFern, talagang iniwas-iwasan ko rin siya. Kaya lang yung nag-invite sa akin upline, hindi ko naman siya actually ka-close.
kabatch ko siya nung high school. Then hindi naman kami nag-uusap nung kami ay nasa school pa lamang. Nagulat ako, bigla na lang nag-chat, biglang tumawag. So, nung inintroduce niya sa akin tong iPhone, talagang hinanap pa niya ako. Iniwasan ko kasi siya eh, umalis ako sa bahay. Pinuntahan ko yung misis ko sa school kasi teacher si misis, pinuntahan ko sa school. Sinundan pala niya ako sa school na pinaghatidan ko sa misis ko. In short, natagpuan ka niya? Yes, upline. Nagkita kayo sa mata? Nagkita kami, sinundan niya ako eh. Palusot ko pa nga nung upline eh, wala, nakamotor ako, kako, paalis na ako. So sabi niya, and then nakikita na kita, nakamotor din ako, sabi niya sa akin. Okay, no, so again, so i-connecta natin, okay lang ba? Okay lang, no? With, syempre with your sahod, no, yung binanggit mo na, I may say siguro, no, na medyo maliit naman din talaga, okay? Nasahod kada oras bilang service crew. Ang tanong doon, nung nakita mo si Ifern, eh alam mo nga na negative ka, kasi wala na eh, hindi natin maikakailang ngayon. Ikaw ang isa sa ini-interview ngayon at ikaw ay Ifern member. Ang tanong, paano ka nag-join? Yan, so, nung na-introduce kasi sa akin to upline, talagang natuwa ako. Kasi sabi nga, pioneering stage. Umiikot ka man sa buong Santiago, wala kang makikitang magbebenta ng pure vitamin D. So, natuwang-tuwa ako. Talagang gusto ko nang sumali agad-agad. Yun nga lang, gawa ng walang pera. At ang take-home pay ko nun sa loob ng isang buwan, nasa malaki na yung 5,000 na may uuwi ko. So sabi sa akin nung nag-explain yung naglatag, offline grind. Pwede dito gumamit ng credit card, debit card, sabi sa akin. So, okay. Pwede ba yung kwan ko, yung credit ay yung debit card ko yung pinagsasahuran ko? Kumbaga kada sasahod ako, ikakaltas na lang doon kako. So, ang sabi sa akin, isan lang mo na lang yung ATM mo, sabi. So, at least ginamitan ko pa rin siya ng card, di ba? Yung ATM sahuran ko noon, isinanla ko siya ng ayan, ng 10,000 pesos, i-member ko yung 85. Ayan. So yung natitirang 1.5, yun yung yung pinakita ko sa kapatid ko, mag-join na kayo, may kita ka ako. Ayan. So ginamitan ko siya ng card upline, sinanla ko po yung ATM ko. Yo, grabe no? So malakas ang loob, lakas loob lang, tama ba? Yes, upline. Ayan, okay. So nag-start ka standard, okay? Yes, so siguro no, isa ka na rin naman sa team builder ni Ifern and yun nga, with the standard package, bakit mo siya ginawa? Bakit mo nagbat ka naglakas loob na naggawin 'yon? 'Di ba? Kasi pag nawalan ka ng credit ng debit card mo o yung kung saan ka sumasahod, ang pagkakaalam ko diyan kasi dito sa Laguna uso din 'yan. Okay? At hawak ng tao yung PIN, 'di ba? Pwede siyang mag-withdraw. Tama? Yes, apply. Ang tanong diyan, bakit ka naglakas ng loob? Para kanino mo ba dapat balak gawin? Or yun nga, currently ginagawa mo si Ifern, para kanino mo naman dapat siya ginagawa? Yeah, so, gandang question, Papa. Para kanino ka bumabangon? So, syempre upline, unang-una, bilang service crew, syempre may asawa ko, may isa akong asawa, may isa akong anak that time, at magdadalawa pala yung anak ko noon. So, ang take-home pay ko noon, 5,000. So, sabi ko sa sarili ko, chance na ito, makabenta man lang ako ng pabote-bote, kako, makakabawi ako. So, nag-member po ako without, yung hindi ko na pinaalam sa asawa ko, na ito, itong ATM ko, kunin nyo na. Kung may... Hindi pinaalam sa asawa, medyo nagbating-ting lang. Sorry. Sige, tuloy mo. Yan. So, binigay ko na yung ATM. Kung may sasan lang ngayon to, kako, magme-member ako ngayon din, sabi ko. Ayan, so buti na lang, naisanla namin siya. Nagulat ako, naisanla talaga siya kagad. Tapos, yun. Hindi ko na pinaalam sa asawa ko noon eh. Natandang-tanda ko pa kasi para sa kanya naman to. Para masagot ko na yung palagi niyang tanong sa akin. Kasi nung service crew ako ng McDonald's, lagi niya akong tinatanong, uuwi ako ng hating gabi, galing sa trabaho. Babe, hanggang diyan na lang ba yung pangarap mo? Wala ka na bang gustong mangyari sa buhay natin? Yung anak natin lumalaki na, madadagdagan pa, mangungupaan pa rin ba tayo ng bahay? Yung kuryente natin malapit na namang putulin, tama? Yung tubig natin
naka-minimum na nga, puputulin pa ako. Hanggang, ano bang pangarap mo, babe? Sabi niya sa akin. So, ulit-ulit nga, babe. Bilang service crew, hindi ko siya alam kung paano sagutin. Kaya nagtutulog-tulugan ako. Nakasabay ng pagtulog-tulugan ko is nagtulog-tulugan na rin yung mga pangarap ko. So nung nakita ko tong iPhone na hindi niya tinanong kung graduate ba ako, kung saan school ako nanggaling, tama, hindi niya na tinanong kung ano graduate ko, saan, hindi na nga niya tinanong kung magaling akong sumayaw. Eh. Kulang, yeah. Walang, basta walang background check. Ang tinanong niya lang yung forward, tama, walang backward, yung forward. Ano ba yung gusto mong puntahan, sabi sa akin. So sabi ko, gusto kong marating yung mga pangarap ko para sa asawa ko. Ayan, so doon ko siya trinabaho. Ayan, dagdag ko lang apply na. So nung nalaman ni Mrs. member na ako, wala na siyang magawa. Ayan, so medyo pinag-awayan namin siya. Pero ngayon tuwang-tuwa naman si Mrs. na ginagawa namin itong iPhone business. And by the way, member na rin po si Mrs. tsaka yung dalawang anak po namin apply. Oh, so ibig sabihin, si Mrs., siya si Teacher Weng. Tama ba? Siya ba yun? Yes, applying. Yun! Okay, oh, naging trending kasi yan sa, ano, sa Twitter, sa YouTube, okay, no? Teacher Weng, okay? So, kapatid, no? Upline Mark. Bilang panghuli, ano na lang yung maibibigay mong advice, no? Lalong-lalo na sa mga 202 participants natin. Mix yan kasi, no? Meron dyan hindi pa miyembro, meron dyan kakasimula pa lang, meron dyan gusto pang mas ma-inspire. And okay lang ba maging instrumento ka, no? Ano ba yung maibibigay mong advice sa kanila? Kasi I believe parang nasa isang magandang sasakyan ka ngayon, eh. So, kwento mo naman kung ano man yung nangyari naman sa'yo after mong bigyan ng lakas ng loob, yung pagsangla, and ano yung naging resulta mo, yung pinaka-advice na maibibigay mo sa ating participants. Ayan, so, bilang advice ko na sa mga hindi pa member is huwag nyo na po siyang patagalin. Tama? Kung kaya nyo na pong mag-join ngayong araw mismo is i-join nyo na po yan. Ngayon, kung ako pong tatanungin kung anong package po, isimulan nyo po siya ng premium plus package or much better kung kaya nyo po ng family package, mag-family package po kayo. Kasi ako po mismo, laking pagsisisi ko po na standard account lamang po yung kinuha ko nung una. Bakit po? Kasi yung standard account ko po, nasubukan po niyang kumita ng 102,000 sa loob ng isang buwan. Standard account. Pero kung ako po pala, ay naka-premium plus account, tama, pwede siyang mag-times 2 or times 3, which is pwede pala siyang umabot ng 400,000 sa loob lamang ng isang buwan. So nagulat ako, ganun pala kalaki. Tama. So palagi ko po siyang sinasabi sa mga kinakausap ko, sa mga nilalatagan namin na premium plus, family package. So may mga nakinig, may mga hindi nakinig, and sadly, tama, sa mga nag-join po ng standard, isa-isa po silang nagtatanong ngayon na bakit hindi nyo kami pinilit na mag-premium plus nung una? Bakit hinayaan nyo kami naka-standard? Pangalawa na yung nag-chat sa akin kaninang umaga, yung ka-chat ko, bakit hinayaan nyo kami naka-standard? Pwede palang ganito, sabi sa akin. So, kung ikaw ay hindi pa member, tama, is premium plus package na po ang simulan mo, kapatid. Huwag po kayong matakot. Kung nagawa po ng dating service crew, I'm sure kayang-kaya nyo rin po siya. Ayan. So sa mga member naman po, bagong member ka pa lang o medyo matagal ng member, tama, simulan mo na. Huwag ka nang magpatumpig-tumpig pa. Tama? Gawin mo na siya wholeheartedly. Sabi nga ni Upline Ali, gawin mo lang siya wholeheartedly. Ibibigay ni iPhone. Pati yung mga hindi mo pinapangarap, ibibigay sa'yo ni iPhone. So, yun lamang po yung may advice ko offline na, ayan, simulan na natin, premium plus, family package, dyan tayo magsimula. Yeah. Ayan. Grabe, no? So, coming from a former service crew, now iPhone's team builder, papunta na po ng field manager. Ano yung advice niya? Simple lang, start with premium plus package. Eh, pag nag-start ka ng standard, okay.
Ah, di ba? Okay ba? Okay ba yan? Okay ba? Oo, oh, di ba? Yan. Yeah. Bilang panghuli lang apply. Go ahead po. Loob ng sasak- yun. Sige, go ahead, go ahead. I-tour mo kami, i-tour mo kami. So, nandito po ako sa loob ng aking Hyundai Kona na syempre hindi ko po siya mararating or hindi ko po siya maabot kung ako ay naka-standard package pa lamang po hanggang ngayon. So, nung nag-upgrade po ako ng account, unti-unti na rin pong nag-upgrade yung income. Ayan. So, flex lang po itong ating sasakyan. Dating nakamotor-motor na dating nawawalan pa ng pamasahe, na nawawalan ng panggas nung nakamotor. Ayan, naka-Hyundai Kona na po siya ngayon. Oh, yan. Grabe, no? Guys, no, palakpakan naman natin. No? Palakpakan naman natin after Mark Jan Gekbilio. No? So, kung siya naka Hyundai Kona na, no? Talagang kinilain niya na Hyundai ko na, no? Kaya ikaw mag-premium plus para at least darating yung time Hyundai mo na. Anyway, walay, de joke lang. Okay? So again, maraming salamat Upline Mark Jan Gekbilio. Okay, so let's move forward. No, na-inspire ka ba sa ating former service crew? Yan, tumatatak na si Upline Mark Jan Gekbilio sa ating mga Supreme family, no, the former famous service crew, no? Na again, move forward naman tayo. Medyo okay lang po ba? No, nakabili na ba lahat ng ticket? Down labo eh, no? Nakabili na ba lahat ng ticket papuntang Canada? Ayan. Kasi at this moment, grabe no, eto na, sobrang excited. Kasi currently, according to my 500,000 watch, wow, may pag-ganon pa eh, no? Na, joke lang, okay? So ating Rolex watch is 5:40 p.m. Grabe no? 5:40 p.m. So I believe mag-aalas 2 ng madaling araw sa Vancouver, Canada. Okay? So hindi na po natin para patagalin pa, no? Gustong-gusto ko na pong marinig ninyo ang tao, no? Na do whatever it takes, no? Ang tao na may 8 premium plus winning streak na ginagawa ang business from Vancouver, Canada pero nakakapagpalaki ng grupo dito sa Pilipinas. Please help me welcome Upline Ronel, ay grabe no, at Chavez. Ayan, hi, hello fantastic Upline. Morning everyone. Oh, hi, fantastic morning. Yan, oh, pwede literal mo na... no, morning dito. Yan. Mag-aalas tres na ng madaling araw. Alas tres pala, no? Mali pa yung aking time. So, by the way, no, again, Upline Ronel, thank you. Pinaunlakan mo ang ating invitation. Regard na, yun nga, no? Considering pala, no? Considering yung time difference natin, it's a 15-hour difference. But still, no? Yes. Para sa pangarap, okay? And siguro mas makikilala ka ngayon ng Eifer Nation. Yan. Makikilala ka ngayon ng Supreme Family. Kasi nung Sabado, nakilala ka lang Bravehearts, eh, no? Yan. Yeah. Okay? So, kamusta naman? 215 participants, no? Bigay naman natin yung ating love sa kayong kasi no, yung appreciation nung sa binigay na effort ni Upline Ronel at Chavez. Yeah. Wow. Grabe, ang dami. Yan, di ba? Anong hard. Salamat. Na natin. Okay? So in the next few minutes, discuss naman natin sino ba si Upline Ronel at Chavez. Upline Ronel, ano ba ang ginagawa mo dyan? Siguro before ka mapunta dyan sa Vancouver, okay? And ano ginagawa mo dito sa Pilipinas? Tapos ano ang ginagawa mo ngayon dyan sa Canada? Okay, so start tayo bago ako pumunta nga sa Canada. I was an artist at performer no nung time ko nung college. I was doing gigs, yun yung mga part-time ko. And then fast forward before ako mag-reach ng 18 na nag-decide yung tatay ko na kunin ako dito sa Canada. So pagdating ko dito, culture shock. Hindi ko alam yung gagawin. Homesick no. Naninibago ako ng sobra. So pero tinaga ko, sabi ng tatay ko, maganda daw ang buhay dito. So, akala ko nga, madali, di ba? Yun yung unang, yun yung laging sinasabi ng mga tao, no? Pag nasa ibang bansa, oh, maganda buhay dyan, no? So, yun yung in-expect ko. Pero pagdating ko dito, hindi rin pala ganun kadali. At age of 18, so nagtrabaho na agad ako.
At ang una kong trabaho ay taga-kiskis ng isda. Isipin niya na sa Canada, taga-kiskis ng isda. So yun yung una kong trabaho. And then, yun yung una ko ding reality check. No? Sabi ko, oh, grabe, ang hirap din pala ng buhay dito sa ibang bansa. So nagporsige ako makahanap ng mas maayos na trabaho, which is yung related dun sa tinapos ko. No? Sinabi ko tinapos, no? Kasi nga, iba yung pumasok at nakapagtapos. Iba pa yung nagpumasok, nag-aral at nakapagtapos. No? Sinorkat ko lang din. Pagkatapos ko, kumuha lang ako ng maikling kurso, yung 2-year course na dental technician sa Pilipinas, no? Para lang masabing gumraduate. At walang mat. So gumraduate ako doon, sa Pilipinas. And then dito, dahil nga sa naranasan kong unang trabaho, which is yung taga-kiskis ng isda, taga-linis ng isda, nag-strive hard ako para makuha yung trabaho na related sa aking kurso. So nakuha ko naman, awa ng Diyos, pero hindi rin naging madali na dahil nga wala rin akong karanasan. At especially yung language, hindi ako magaling mag-English eh. So ang hirap makipag-communicate nung una. Tapos yun nga, yung time na yon, recession yung 2010, no? Daming recession dito. So nawawalan ako ng trabaho, makakabalik, mawalan ulit, lilipat ng ibang laboratorio. So pabago-bago, napaka-unstable. Kaya fast forward 5 years after, sabi ko, I don't think mabubuhay ako or habang buhay ako magiging empleyado. So nag-try akong magnegosyo. Ano ba yung negosyong pinasok ko? So nagkaroon kami dito ng grocery store. Ang pangalan ay Halo-Halo, Sari-Sari Store. Halo-Halo na, Sari-Sari pa eh, no? Yes. So nag-start kami magnegosyo. So, una, masaya, exciting. Pero wala kaming kaalam-alam sa kahit anong klase ng negosyo. Kasi yung background ko, technician. So hindi namin alam magpatakbo ng negosyo. Inabot na 3 taon no, bago namin mabawi yung pinasok naming pera sa negosyo. At tung una, actually nag-decide ako mag-quit noon kasi akala ko, oh, dito na to. Mas malaki ata ang kitaan dito pag nag-negosyo. After a year, bumalik ako sa trabaho kasi hindi kaya financially. Kung nagtuloy-tuloy ako, malulubog ako sa utang. And then, luckily, ito na. Fast forward ulit, no? A month ago, nakilala ko si Iver. Yan. So, no, talagang dun patumbok, eh, no? Okay. But, again, no, siguro, quick. Ano yung pinakamahirap nga, no, na na-experience mo dyan sa Canada? Siguro, for sure, dun sa pagkikiskis nung isda. Pero, yun na, no, pwede ba nating balikan for a few seconds? Ano yung pinakamahirap mong na-experience doon? Tapos bakit biglang boom, realization, ang hirap pala ng buhay sa ibang bansa din? Kindly, ano lang, elaborate lang. Yun nga, except aside from the fact na no, physical yung ano, yung pagtatrabaho ko, yung unang trabaho ko, no. Imagine guys, yung at that time no, night shift ako from 6 p.m. to 6 a.m. Yung lunch time namin is yung 12 midnight na. And the whole time nakatayo kami, yung environment, imagine niyo na lang dahil isda, so kailangan fresh, laging malamig, no? Malamig, tapos malamig din yung tubig, continuous water, no, panglinis ng isda. And then every time, no, kahit maglaba na kami, maligo, lagi kaming amoy isda. But that's just the physical thing. Ano ba yung napakahirap? To be honest, for me, it's more on the mental side and yung emotional side, no? Kung may mga mahal kayo sa buhay na nasa ibang bansa, no? Totoo po yung homesick. Napakahirap mag-homesick, no? So although nandito yung tatay ko, throughout my years, yung tatay ko kasi lagi nag-iibang bansa. He was in Saudi before, no? Tapos napunta nga dito sa Canada. So I was never with him. Lumaki ako sa mga tita ko. Galing po ako sa broken family, guys, no? Yung nanay at tatay ko hiwalay. Ang nanay ko nandyan pa rin sa Pilipinas. So ang tatay ko nakapag-asawa na. May kapatid akong isa sa tatay ko. So yun yung naging
parang napakahirap sa akin kasi dumating ako dito, oo, tatay ko yan, pero hindi namin, kumbaga yung loob namin sa isa't isa, hindi ganong kalapit. Tapos yung stepmother ko, nung time na yun, first time ko siyang nakasama. No, first time kong nakahalubilo. So napakahirap. Imagine niyo na lang guys, no, parang ako yung ano, ako yung ad person dun sa bahay. So na force akong mag-move out sa murang edad, no. At the age of 18 years old, no, sa isang bansa, no, wala akong kilala, wala akong ibang kamag-anak. And nag-decide akong bumukod. I was living by myself at the age of 18. Grabe. Sa bansa na wala akong kaalam-alam. So yun yung struggle, no? Totoo po yun yung mga gabi na umiiyak kami, na nakakahiyamang sabihin bilang isang lalaki, no? Na napakalungkot. Yun yung kalaban namin, lungkot. So yun yung pinaghugutan ko. Yun yung pinagkuhanan ko ng lakas, no? Para gawin ng lahat ng makakaya ko, no? Makaahon, gumanda ang buhay, no? Hindi ko naman masasabi napakaganda na ng buhay ko, but compared dun sa buhay ko 10 years ago, so masasabi ko namang medyo umangat ng konti, no? Pero ngayon, nakapag-asawa na. Thank God, no? May naawa. May naawa talaga, no? Pogi kaya. May nakapang-asawa. So ayun, nakapag-asawa na. So ngayon, lalong nadagdagan yung inspiration ko, no? To keep going, no, para magtuloy-tuloy sa buhay. Yeah. So that's why, no, tamang-tama, no, in connection with that, siguro gusto siguro malaman din ng ating Supreme Family na bakit ang isang Ronel Chavez na mayroong isang regular work ng Monday to Friday, no, come to think of it guys, no, Monday to Friday regular work bilang isang dental technician. Tapos yeah. Kasabay pa noon, meron siyang halo-halo sari-sari store. And I believe yung kanyang halo-halo sari-sari store diyan sa Canada is, kung alam mo yung area ng isang 7-Eleven, isang mini stop, no? Usually pare-parehas yung cut niyan. Yung kanya times 6 times parang ganun eh, no? Napakalawak. Parang, yeah. Okay? Mm-hmm. So, but the big question is, bakit ka nag-join kay Ifern pa rin? And, yun nga, paano ka naman nakapag-join kay Ifern? Okay, so start with yung unang mong question, no? Bakit nga ako nag-join? Honestly, simple lang, no? Ngayon naramdaman ko na yung hirap ng traditional business. So, bakit ba ulit ako? Oo. Actually, may konti akong background sa network marketing before, no? Pero bata pa ako noon, so hindi ko siya tawag dito, kino-consider as real experience. So anyways, bakit ba ako nauwi, no? Bakit ako nag-iFern? Simple lang, no? Sa buhay ngayon, hindi lang dapat tayo maging masipag, no? We have to work smart as well. Not just work hard, but work smart. Paano ko nasabi, no? Traditional business, ito bigyan natin ng comparison, no? Traditional business to a network marketing business, di ba? Traditional business, ang laki ng ilalabas mong pera. Banggitin ko na sa inyo ngayon, no? Binili namin yung store, almost 300,000 Canadian. Kayo na po ang mag-compute. That's just the store alone. Ang dami pa nating expenses, no? We had to put, ayan, I think 50 million sabi po ni Upline Ali yung computation. Thank you Upline Ali, no, mahina talaga tayo sa math. So we have inventory at least minimum 10 or 20,000 Canadian. Monthly bills, ang renta po ng store namin sabihin na natin umaabot ng almost 10,000 a month. That's just the rent alone. Imagine niyo kung gaano kamahal 'yon. And siyempre, lahat ng other expenses, kailangan magpasweldo, bills sa kuryente, sa tubig, tapos nandiyan pa yung maintenance, no? Siyempre, may mga walk-in freezer, walk-in cooler, kailangan mo siyang i-maintain, libo-libong pera, no? So, after all that, ang laki ng binigay mong pera, lahat ng nilabas mong pera, tapos ang return lang sa'yo is just enough, di ba? Sabi ko, bakit ganun? Sobra-sobrang effort na yung niya. Don't get me wrong, right? May mga nagiging successful din sa traditional business, no? Pero siguro kasi
wala din nga kaming background. No, I'm not saying na hindi talaga mag, you know, mag dupupunta sa ano other level yung traditional business namin. But sabi ko, you know, time is short, no, life is short. Kung maari, mas mapaikli natin yung pag-asenso, no, why not, 'di ba? Kaya ako sumali sa iFern. So yun naman yung second question ko. Bakit iFern? Kasi nakita ko at ngayon nararamdaman ko kung ganong kaganda at ganong kabilis, napaka-simple, no, simpleng gawin. At yung opportunity, yung success rate, napakabilis. And yung pera, no, given na yung pera, the span of minimum, kung sisipagan mo lang talaga within one week, one month, kikita ka talaga compared sa traditional business. So by the way, Upline Ronel, tama ba? One month old ka pa lang rin o 1.5 months yes, old? Tama, no? 1 and couple of weeks, yes. 1 month and couple of days, di ba? But still, magkano na yung naging total income ninyo dyan sa Canada? I believe na hindi ko pa ulit na-check yung dashboard ko. But kulang 100K na ata, no? Combined, no? Kasama ng family ko. And then, for sales alone, yung mga benta-benta ko dito sa Canada, umabot na po ng mahigit $1,000. So, yun nga, nakita mo yung kung saan ko ginamit recently, no? Wait lang. Hindi alam ng ating Supreme Ive, Supreme... Ayan. Saan mo ba ginamit naman yung kinita mo in terms of retail sales? Nung naibenta mo yung premium plus packages mo, pwede bang malaman? Yes, so in reward nga, no, dahil nga nakikita ko yung mga post ng ating mga LV Club member, no? So even without the rewards and incentive, no, bumili ako ng Louis Vuitton bag just coming or out of my sales. Just in 1 month. No, retail sales LV Club member agad. Wala, yes. Rock advance. Okay. No? Sorry, dapat pala nadala mo yun. No? Anong pangalan nun, brother? I believe it's called Jeronimo. Yes. Yun. Nandun sa kwarto eh. Jeronimo, parang bag siya. Mm-hmm. Okay. Yeah, parang siyang side bag. Oh. Yeah. Grabe, no? Retail sales LV Club member. Okay. No? So, nakakatawa. No? Happy for you, brother. And siguro nagigitang panghuli na lang rin. And alam natin, no, sobra talaga yung inspiration talaga na naibibigay mo ngayon with your background, yung journey mo dyan sa Canada, and then why you started and how you started iFern. Ano naman yung maibibigay mo na greatest advice? No? Lalong-lalo na po. No? Kasi bakit? It was a big challenge, no? Realization lang din, you from Canada, nakakapag-build ng team, and I believe makakapag-build ka from Cebu and Mindanao. Ang tanong dyan, and Ilocos po. And Ilocos? Oh, grabe, no? Luzon, Visayas, Mindanao yun, ah. Okay, no? Pero ang tanong doon, no? Ano yung may bibigay mong advice? Bakit ba ganyan kabilis ang isang Ronel E. Chavez? Bakit ba biglang bulusok, no? Bakit ba biglang ito na yung isang Ronel E. Chavez from Canada, the rising star from Canada. Okay, I have a couple of advice, no, kung may mga nakikinig tayo ngayon na kauumpisa pa lang or mag-uumpisa pa lang, no. Unang-una, no, sabi ko nga, 'di ba? Ang oras, no, hindi yan bumabalik, no. Once na nawala na yan, hindi na natin maibabalik. So, do iFern as fast or as early as you can. And in terms of technicality, no, ano ba yung the best package, which is premium package. At kung kakayanin nga, no, gawin natin as family package, no. Kung kaya mo pa nga, kaya natin gawin yung ginawa ni Upline Mike, no, na corporate package. Eh. Pero I'm just saying, no, grabe, iba yung difference kung naka-estudyante package ka lang or compare doon sa premium package, no. So, i-take advantage natin yung leverage ng naka-premium package. And yun nga, kung maaari, mag-family package tayo. At isang advice ko din, no, dahil nga yung term na family package, no, bago nyo ipresenta sa ibang tao yung negosyo natin, unahin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Bakit? No? Apply, Ronel, bakit? Napakasarap pong magnegosyo kasama ng pamilya. Wala pong ibang masasarap pa, no? Kung kasama mo ang asawa mo, mga sister and brother-in-law mo,
ang magulang mo, no? Lahat ng mahal mo sa buhay, unahin mo. Yun ang una nating tulungan bago ang iba. So yun yung isa sa ano, pinaka importante. At huli, no? Gawin natin yung negosyo hindi dahil lang sa pera, no? Put compassion on everything that you do. Kasi ang pera given na yan. Dito sa iFern, I can guarantee you, no? Yayaman ka. Sipagan mo lang, yayaman ka. Magtiwala ka, sumunod ka sa sistema, yayaman ka. But despite the money, no? Do it with you, no? With your full heart. Kasi yun yung napakahalaga. Kung ang intention mo ay tama, no? Pagpapalain ka ng Diyos. Pero kung hindi, eh, ewan ko na lang. Yun lang naman, wag na nating pahabain pa, no? But start now, start with Premium Plus. Wow, again, no? Ang ano, ang bigat. But ramdam na ramdam, kahit milya-milya ang diferensya natin, and even 15-hour difference ang ating time difference, ramdam na ramdam ka namin, upline Ronel et Chavez. Grabe, no, guys? Iparamdam natin, no, yung appreciation din naman, no, na nakuha natin na learnings, gano'ng katindi ang isang Ronel et Chavez. Grabe, thank you upline Ronel, and balik ka muna ulit na matulog. Yes. Okay. Balik na tulog. Okay, so maraming salamat upline Ronel. Ingat palagi dyan sa Canada. Usap ulit tayo mamaya, meron tayong latag. yes, may latag tayo mamaya. Thank you upline Ronel. Sige brother, maraming salamat. Grabe, no? O, ano, guys, okay pa ba kayo? 222 participants? Okay ba? Okay nga, type 8 nga. Sulit ba, no? Pangalawang speaker pa lang natin yon, type 8. Grabe, no? O, from ano naman? From, tawag nito, from Canada. O, balik naman tayo na Asia. Okay? So, ito naman dati, galing Singapore. Okay, no? Galing Singapore. Talagang naging manager na siya sa isa sa mga malaking company dyan sa Singapore. But yun nga, due to COVID, bumalik sila dito sa Pilipinas. Okay? And yung pagkakabalik nila dito sa Pilipinas, ito malupit, guys. No? So, pinili, no? Pinili nung taong to na mag-resign. So, actually, no? She reclaimed her time freedom last April 16, kung di ako nagkakamali. Okay? So, para mas makilala po natin ang ating next sharer, para mas ma-inspire ka, okay? Please help me welcome, guys, upline Fatima Rama, Fatima Tolentino Rama. Yan. Ay, sorry. Hi, fantastic morning po sa lahat. Hi, fantastic morning, Ate Fatima, or upline Fatima. Yan. Yes. Hi, fantastic morning. Yung, di ba? Parang familiar yung ano eh, no? Parang familiar yung background. Bakit kaya? Simply because si upline Fatima, mamaya siya magkukwento. Sino ba siya? Sige, diretso na natin ang ating chikahan. Upline Fatima, kamusta dyan sa Isabela? Ayun, sobrang init ngayon dito. Mainit. Sobrang init kahit naka-aircon. Yan. Yun. So upline Fatima. Ay, fantastic morning po ulit. Yes, no? Para makilala. Kung sino ba, no? Bakit nandun yung apelidong Tolentino? Bakit nandun yung tatak na Tolentino? Kwento mo, sino si upline Fatima? Yeah. Ako nga po pala si Fatima Grace Tolentino Rama. So brother ko, nakakabatang kapatid ko po si upline Ali. At saka elder sister ko po si Juniper Pascual. So sila po yung isa sa mga nagtatak ngayon sa iFern Nation. So ngayon po, ipapakilala ko lang po sa inyo kung sino po si Fatima Grace Tolentino Rama. Okay? So, at early age po, mga around parang 23 years old ata, 23 years old, is nag-try na ako ng luck po going to Singapore. So, nagpunta ako sa Singapore as tourist. So, nagbakasakali ako na baka makahanap ako ng work sa Singapore. So, before nagpunta ako dyan, meron akong work experience as accounting executive sa isa sa engineering firm dyan sa loob ng UP Diliman, which is association ng mga professor ng UP Diliman. So nagstay ako doon for around 1.5 years. So dahil nagkasakit yung daddy ko at nag-aaral pa sila Alejandro that time, so dahil mahirap yung buhay, so nag-decide ako by my own na pumunta sa Singapore.
kahit na hindi ko pa alam kung meron akong makukuhang trabaho doon. So nagpaalam ako sa mga boss ko, sinabi ko may work na ako actually kahit hindi pa kasi hindi nila ako papayagan umalis ka ng kumpanya. Okay, so fortunately nakahanap po ako ng work sa Singapore as accounting executive. So dahil nagstay ako doon for almost 14 years, na-promote, naging senior accounting executive. So humawak po ako ng iba't ibang kumpanya kasi yung company namin is manufacturing here. Pero marami kaming branches sa Asia. Okay, so marami rin po akong nahawakan sa Singapore, at the same time sa Indonesia, kumawak din ako ng Myanmar. So yun yung mga yun. So dahil po syempre nagtumutulong sa family, is yun yung focus ko, nagpunta ng Singapore. So doon na rin po ako nagkaroon ng pamilya. So doon ko naharap yung partner ko, which is yung asawa ko ngayon, nagkaroon kami ng anak. So doon kami tumira sa Singapore. Okay, so nakapag-put up naman po kami ng ilang mga, nakabili kami ng ilang properties, kahit papano. Tapos nakapag-put up din kami ng traditional business, which is yung water station. Water station, tapos meron din pong mga konting ano, stall for rental. Okay? So, ayun po. Pero, itong malupit, nag-resign ako last April 16, 2021. Okay? Ituloy mo dyan. Bakit? Ano ba nag-resign po ako ng April 16, 2021. Gawa nga po ng, okay, last 2020, January, umuwi kami dito para ipanganak ko yung second child ko. Kasi mahal masyado yung cost ng delivery sa Singapore. So, umuwi kami dito buong family. Tapos, na-lockdown kami dahil March is nagkaroon ng COVID. So, hindi po kami nakabalik buong family ko sa Singapore. But fortunately, meron pa rin po, in-run pa rin po ng office namin, both kami mag-asawa, na mag-work from home. So, kumikita pa rin po kami both na mag-asawa. So, blessing in disguise po. Kung, ngayon po, nung nag-decide ako, sinabi ko sa mga friends ko, dahil sa Singapore, at the same time dito, dahil hindi kahit ko silang maging iPhone member as well, tinatanong nila, kinikasyon nila, bakit give up ko yung opportunity ko sa Singapore where kumikita ko ng Singapore dollar, tapos malaki yung kinikita mo, tapos nandiyan ka lang sa bahay. Sabi ko, yes, nandito ko sa bahay. It's really a great opportunity na meron kang work from home. But the thing is, yung effort ko na nag-work dito sa bahay is until 10 p.m. Sasabihin ng asawa ko, mami, until now, di ko pa nahawakan yung mga bata. So sabi ko, napag-isip-isip ako na bakit hindi ko din gawin yung iPhone ngayon? Kagaya din sa kapatid ko, which is si Alejandro, nandito lang sa likod ng bahay. Kumikita siya ng less than 500,000. So sabi ko, sa asawa ko, nagpaalam ako na kung pwede, yun na lang yung kuhanin ko, mag-iPhone na lang ako, mag-resign ako sa Singapore, at yun na lang iPhone ang gawin ko full-time. Yeah. So, para magkaroon ako ng time freedom. Yeah. At the same time, syempre, financial freedom din. Okay. So grabe no. It was a syempre no, it's a roller coaster ride na journey talaga. Hindi talaga biro din, no? Nagsimula nang talaga from bottom hanggang sa nakakita na opportunity sa Singapore, kumita na maganda, but still 'yun ang naging kapalit, time freedom, tama ba? No? Yes. But syempre as a mother, no, isang wife din with a growing family, eh I believe parang mas gusto mo na, di ba, meron kang time freedom, eh nakita mo pala sa iyong kapatid na meron ng time freedom, yes, pwede pang sabay financial freedom. Yan. Yes. Okay, so by the way, again, no, merge na lang natin yung same question, no, two next questions, no. Paano mo nakilala si iFern? Pero I think obviously alam na yun, or alam na yung sagot yan, pero yun nga, paano ka naman din nag-join kay iFern? Okay. So, yung first question mo na, paano ako na-invite sa iFern? Okay. Simple lang po, yung brother kong si Apple na Alejandro Tolentino, nung nasa Singapore ako, all of a sudden, nag-message sa akin, kasi normally yan, bihira mag-message. Kung mag-message siya, ate, ganito. Situation ko, ganito, ate, ganyan. So, nag-message all of a sudden, tapos sabi niya sa akin, ate, attend ka nga dyan sa Singapore, merong business presentation, tinatawag yun na RBA. So sabi ko,
ano yun? Sige po, mag-attend ka na lang doon ate para makita mo. So, tinanong ko siya, ano yan? Kinasukan daw niya ng business. So, sabi ko, at the back of my mind, gusto kong pumunta ron, not because interested ako dun sa i-offer na business, but because I want to know kung ano na naman yung pinasukan mong kapatid ko. Okay? Kasi at the end of the day, gusto kong makita kung ano yung pinasukan niya kasi nagkaroon na siya dati ng history dyan sa network, which is hindi maganda. So, at the end of the day, syempre, sinong sasalo? Kapatid mo. So, sabi ko, gusto kong tingnan. So, yun, pumunta ako, nakita ko, na-meet ko sila Sir Tom doon, pinresent nila yung business. Ngayon, nakita ko na yung sila pala yung may-ari ng Frenzy. Kaya sabi ko, wow, kilala ko si Frenzy. Why? Kasi po, during college day, pareho kaming student assistant yung mga kapatid ko, si Anton at ako, si Alejandro. So, nag-work ako as pharmacy assistant for, I think, is around 4 years during my college years. So, nakita ko kung gaano kalaki yung demand ng Frenzy, which is, from the start na nag-aral ako ng college, hanggang ngayon, existing pa ang Frenzy. So, sabi ko dun sa asawa ko, this is really a great opportunity na in-offer ni Sir Tom, which is ngayon is yung iFrame, sabi ko. So, yun, kinausap ko yung asawa ko, kasi dalawa kaming kinausap ko yung asawa kong nagpunta doon. So, that time, gusto na talaga namin mag-paying. Kasi, sa Singapore kasi, normally, may mga, syempre, may mga card ka doon. Debit card, so, kasi yung mga sa salary, doon may pumapasok. So, sabi ko, sa husband ko, is, daddy, mag-paying na tayo. So, that time, in-offer pa yung, parang 35 accounts. So, sabi ko, buti na lang, kamo, nag-message tong Alejandro. Sabi sa akin, ate, kumusta? Sabi ko, magpipiin na ako. Ay, wag muna. Nung pala, kung hindi, mapa-flash out siya kasi hindi siya yung magiging sponsor ko. Kasi iba yung nag-i-tay ko sa akin. Brain endorse. Yun lang yung nakakatawa. Kaya sabi ko, ag-go na tayo dito sa opportunity. Kasi, syempre, since meron tayong kakayanan ngayon na magpundar habang maaga, why not find other source of income kasi indefinite, hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa atin at the end of the day. So yun, nag-join kami after how many days lang ata, nag-send kami ng pera kay Alejandro. So yun, nag-paying kami gamit yung savings. Wow, grabe no? So yun pala yung history, no? And syempre no, we are so excited kasi bakit no, isa na naman sa Tolentino clan no ang mamamayagpag. Ayun, di ba? So nakakatawa. Yes no. Ang ate ng ating El Capitan. Okay? Yes. Gaano kalab kita niyo no, nakita niyo guys kung gaano kamahal ng kanyang ate no, si upline Alejandro Tolentino. To check out. Hindi niya alam siya pala ang pala ang magpipi. Kala niya, no? Yes. I-check ko yan. I-check ko yan. Tapos biglang magulat. Hindi, dad. Pay in na tayo. Ang ganda pala yung opportunity. Maganda pala. Yeah, yun, thankful ako. Yes. Yan. Okay? So, bilang panghuli, no? Upline Fatima. No? Again, no? Coming from a very large international company, no? Singapore. And then, alam naman din natin no, nakita rin natin yung storya no ng family Tolentino na hindi naman talaga galing din talaga sa isang mayaman na pamilya, okay? Ano naman yung maibibigay mong advice no sa ating 220 participants? Bakit no? Bakit iFern? Bakit yung isang kumikita na ng Singaporean dollars eh nag-give up o give up pa yung kanyang career no sa Singapore, yung kanyang trabaho no? Bakit? Anong meron? Para maliwanagan ang ating mga participants, lalong-lalo na yung ating mga first-timers. No? Bigyan mo naman sila ng inspiring na advice. Okay. So, gawa po ng experience ko sa Singapore, which is totally na-deprive ako talaga. Na-deprive ako dun sa time freedom. Kasi during that time na nag-work ako, is talagang OTY. So, yung effort na binibigay ko dun sa kumpanya, hindi naman po ako kumikita. Fix po yung sweldo kong kinikita. Oo, kumikita po ako ng kulang-kulang ng 200,000 kada buwan. Pero, yung effort po na binibigay namin dun is sobrang dami. So, kahirap. So, kung kayo po ngayon is currently member na kayo ng iFriend, okay?
don't waste time. Okay? Do effort every day. Kahit pa po kayo ay part-time or full-time. Full-time, do it consistently. Bakit? Kung kagaya ko po, member na ako since 2018, pero hindi ko siya tinrabaho. So kung imagine niyo po, kung halimbawa that time, kahit part-time ko siyang ginagawa, possible na nandudo na rin ako sa level ng mga kapatid ko. Pa, hindi man ganun kataas siguro dahil syempre, ang binibigay kong effort is just a part-time. Pero malayo na po yung narating ko. Come to think of it, ngayon po, team builder pa lang ako. 2018 pa po ako member. So kung kayo po, bagong member, gawin nyo na po si iPhone. Huwag na po kayong mag-waste ng time niya, yung sinasabi ko sa inyo. At saka, at this point of time po, gamitin nyo po yung opportunity to familiarize yung business na pinasok nyo. Okay? Gaya ng sinabi kanina ni Sir Ronel, right? Sir Ronel, dapat may compassion. So, you need to love your business. Parang itreat mo siya as your own business. Bakit? Kasi pag tinreat mo po yan as your own business, hindi lilipas yung isang araw na hindi nyo pwedeng hindi gawin yung business. Kahit pa sabihin mo maka-encounter ka ng 100 objections or mga negative na tao, hindi ka papatinag. Bakit? Simple lang po. Kasi familiar na familiar ka dun sa business. Alam mo kung ano yung pinasok mo. Bakit mo pinasok sa iFriend? Simply because you have your own deepest why. May kanya-kanya ka tayong deepest why. So yun po yung gamitin niyo. Kung halimbawa na panghihinaan na kayo that time ng loob dahil na-encounter nyo, siguro pinaka-close nyo na. So ang sasabihin nyo dyan, oh, pinaka-close ko na hindi naniniwala. Sobrang affected ka. Huwag ganun. Kasi at the end of the day, hindi naman po sila yung magsasuffer ikaw. Bakit? Binitawan mo yung business mo, which is offering a great opportunity para sa dream mo, para sa deepest why mo. Eh kung nagpa-influensya ka doon, nagpa-affecto ka doon, definitely, ikaw ang talo. Okay? So ngayon, paano mo ba mapipamiliarize yung business? Simple lang po. Like, yung mga sinasabi ng ating mga clients, we just need to attend MBO, PSP, mga RBA, CCEL, and other events of iFrame. Kung meron po tayong special na mga events from iFrame. Siyempre, kailangan, gaya rin sinabi ko nga, we need to remove all our fears and doubts din. So, para rin po sa mga hindi naman member, which is, na-invite po sila today, don't waste time po. Okay? Kung kayo po ay may current resources ngayon, which is time and money, go and invest. Bakit? Makikita nyo po na yung mga taong nagtiwala at tumuloy gawin sa iFriend, ngayon po, sobrang laki po ang kinikita. Opo, sabihin na natin na ngayon, malaki ang kinikita ninyo. O kaya may sarili kayong business. Hindi niyo po alam kung ano ang possible na pwedeng mangyari. Ngayon na lang, walang nakakapag-expect na may darating na pandemic. Sobrang kailangan naman ng everyday money para masurvive yung family mo. Which iFriend can really give you this kind of opportunity. Ngayon po, kung halimbawa, kayo po ay guest wherein meron kayong money pero wala kayong time. Okay? Sasabihin nyo, ay wala kayong time dyan. Still grab the opportunity. Bakit? Siguro po at this point of time, wala kayong time. Okay? Pero kung in-invest nyo na ngayon, yung effort nung nasa taas nyo, which is yung apply nyo, okay? This is a teamwork, tulungan. So definitely, yung effort niya, matutulungan ka niya dun sa side mo. Hindi man buo, pero sa isang side mo, definitely matutulungan ka niya. Kasi, kung yan ang apply mo, walang dahilan kundi kumita. Gagawin niya lahat para kumita. Kahit hindi ka gumalaw, kikita yan. Definitely, he will really go and find a ways para kumita. So, during that time, halimbawa ngayon, hindi ka pa ready, okay? Baka bukas o after 1 month, pwede ka na. Walang time pa rin to. Pero, titingnan mo, yung effort na ginawa nung apply mo, sabi ko nga, nasa lumulahat, mag-i-income ka. So, ganun siya. So, take this opportunity to grab iFriend. At huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Yung mga nag-invite po sa inyo, ang gawin nyo na po talaga after this presentation is mag-pay-in na po kayo.
no matter what, kikita po kayo. It's just that you just need to do it. Okay? Kasi hindi po pwedeng nag-invest ka nang wala kang gagawin. Yeah. So, yun po yung scam. Dito po, your all your efforts will really being paid off. Yun po yung masasabi ko. Hopefully, meron kayong nakuhang first naman, no? Lesson. Ramdam, no? Actually, baon. Tama, no? Baon ba, guys? Tama. Sobrang... Again, napipicture na namin, no? The next rising star din. Okay, mute muna natin. Sorry. Hirap pala mag-multitask. Okay, anyway. Again, thank you, Upline Fatima, for that wonderful sharing. No, sobrang nakikita namin, sobrang ramdam namin kung ano yung, for sure, no, naipasa na energy, no, ng iyong kapatid, no, ng ating Grand Upline El Capitan, kung bakit ganyan. No, bakit ganyan ngayon magsalita ang isang Fatima Tolentino Ramak. So again, guys, no? Simple. Kindly type 1, no? To show appreciation naman kay Upline Fatima Tolentino Ramak. Okay? Ang ate, ulitin ko ulit, ha? Ang ate. Oh, ang ate ng El Capitan. So hindi natin papatagalin na, no? Again, thank you Upline Fatima. Yan. So hindi natin papatagalin. Okay. So siyempre, no, kung nandun yung ate, andito yung kapatid. Okay? So gusto nyo bang marinig yung kapatid? Kindly type Ali. O, kala mo, one, no? Iba naman. Ali. O, di ba? Gusto mong marinig yung kapatid? Kindly type Ali. O, di ba? Yeah! Okay, type Ali na. Di ba? Di ba, no? Oh, love you. Bakit? Ang iba. Our last speaker, our last share is none other than, okay? It's none other than ang ating El Capitan. Okay? My direct sponsor. Grabe, no? Sobrang pasasalamat ko sa taong ito. At I believe, sobrang pasasalamat din na napakaraming miyembro, no, kung bakit na nagbago ang buhay ng bawat isa, it's because of him, no, yung kanyang effort, yung kanyang vision, no. He is a visionary leader, no, para ipakita ano ang future na meron with iFern. Okay, so without further ado, please watch this video. Weeks ago, pinaluwas lang ako ni Sir Tom. Nandun ako sa Isabela, nag-stay ako doon. Lockdown nga. It was a surprise birthday party for Upline Zach, no, pumunta ako. Hindi ko akalain na mag-i-stay ako rito until now. At meron tayong bagong-bagong Mini Cooper, no. Bilang isang dating empleyado na maganda naman yung income, pero hindi ko maiisip pumili ng Mini Cooper, no. Yung Swift nga eh. Parang, alam mo yun, hindi ko pa mabili. So ngayon, Mini Cooper Countryman S. Okay, nakakatuwa po kasi dati pong IT consultant, probinsyano, pero wala pong imposible talaga dito sa iFern. I'm so happy, pero mas nakaka-happy pala pag yung tao sa ilalim mo ang nakakabili ng mga brand new sasakyan. From where you came from, sobra talaga nakakatuwa. Ano, nakita ko kung gaano mo kinatrabaho, no, itong mga nangyayari sa iyo ngayon sa iFern, pinapakita mo sa aming mga downlines mo kung ano yung future namin. Hindi ko ito makakalimutan kasi sinabi ko kay Upline Zach, sasali ako dyan pero walang usapan, nabibili ako ng kotse. No? Hindi ko akalain na ito na yung pangalawang kotse ko kay iFern at yung pangalawa is luxury club pa.
masasabi ko lang, iba pala yung feeling na kasama ka na nung dun sa tinatawag na Ipern Luxury Car Club. Like si Mike and Angela, no, nagkaroon sila ng Porsche, sobra akong happy. Dati applyin ko sila sa ibang company, hindi sila nakabili ng any luxury car. Pero dito kay Ipern, in just one year, sobra-sobra yung blessing. Meron silang Porsche, condo, Rolex, and same as with Alejandro ngayon. Another downline of ours is may bagong condo, may bagong Mini Cooper, and may bagong Rolex. Nung ako po nagkaroon ng luxury car, sobrang saya ko. Pero nung nakita ko that under my team merong iba na nagkaroon din ng luxury car, ibang level pala ng saya and satisfaction. Yung maging proud ka din, no, sa achievements ng mga tinutulungan mo rin under your group. Sobra talaga ako natutuwa dahil pinatunayan mo, no, na pag may nauna, may susunod. Dahil nauna si Upsack, no, sa kanyang mga pang-sampung luxury car, okay? Tapos si Up Mike sa kanyang Porsche Macan, and now you showing us Mini Cooper. Excited na kami na sumunod, no, na magkaroon ng kami sarili naming luxury car. I'd like to congratulate Alejandro Tolentino for being the very first na nagkaroon ng luxury car under the Supreme Team and the founder of Brave Hearts. Congratulations, Ali, for your brand new Mini Cooper S. Iba talaga sa Ipern. Totoo, pangarap mararating. Thank you so much po, Sir Tom. Walang hanggang pasasalamat. Thank you, Madam Kimi. Thank you, Ipern Nation. Thank you, Uplines, no, especially kay Upline Zach na simula nung, alam mo yun, nagsisimula ako, siya yung gumabay sa akin, lahat ng struggles ko, both personal and on the network side, siya yung umantabay sa akin until to this day. Thank you so much, no, sa buong Brave Hearts Supreme Family, Brave Hearts of Supreme Emperor Family. Thank you so much, no, sa mga nagtiwala at patuloy na humahataw at kumakapit sa kanilang mga pangarap. Ito ang sigurado ko. Kung may nauna, siguradong may kasunod. Bakit? May mga nauna eh, si Upline Zach, no? Si Upline Mike, si Upline Des. Ngayon, party na ako. So, ako yung sumunod. Kung ikaw nanonood ka ngayon, napapanood mo itong video na to, ikaw na. Ikaw na nga. Ikaw na yung kasunod. Hi, fantastic morning, no? Again, to our last speaker, to our last share, and to our last inspiration for this KSP Leadership Conference. Guys, please help me welcome Mag Ingay. Unmute your microphone. Upline. Good morning. Good morning. Fantastic morning. So thank you for that. Good morning. Yan. Upline, ready na po ba? Simulan na po natin. Yes. Ready na pa. Ready na. Okay, sige. Mute muna natin lahat, no? Yeah. Oh, siguro bago tayo mag-start, Upline Neil, no? Gusto ko lang i-congratulate yung ating mga sharer, no? Of course, si Upline Mark, no? Na nasa Santiago, no? Dating McDo crew. Ngayon naka Hyundai Kona, no? Miss ko na yung brother ko na yan, no? So lagi madalas yan sa bahay dati, no. And of course, yung tumawid tayo sa Canada, no, na nagbigay ng oras at nag-adjust. Grabe sa Upline Ronel. Congratulations, I believe. Tuloy ang pain dyan at talagang i-claim mo na yan. Ikaw ang pinaka-grand upline ng Canada, no? Tapusin na yung field manager the soonest possible time. Mas mabilis na ang pag-network. And of course, aking love na love na ate, ano, na sobrang nakakatuwa kasi unti-unti lumalabas na yung pangil, no? Grabe itong taon na to na bias aside talagang magaling naman talaga si Ate Fatima. Nakakatuwa, lalo pa yung gagaling kasi ang dami niyang paying. So congratulations. Of course, no, ang aking brother sa Upline Ronil, ang galing ng pagkakaw. Sumubo pa.
Grabe ano. So, gusto ko rin i-shout out ano yung ating bagong Louis Vuitton Club ng iPhone sa Upline Joseph. Ayaw rin papigil, nag-shopping kahapon napakarami. Tapos yeah, si Upline course, no? Sa kanilang bagong Louis Vuitton, no? Gusto ko rin i-congratulate, lulubusin ko na ang pinakabagong field manager, no, ng Bravehearts under Rockstar, under Supreme Lions, si Upline Glenn, no? Si Upline Glenn Ruiz ng Singapore. I believe siya yung pinakauna ko sa Singapore yan, no? Nagne-network. And of course, kanina, mainit na mainit, 15 package ang Klinos. Si Upline Eileen at saka yung asawa niya, si Kent, no? Ramulete ng Braveheart Supreme naman. Of course, the source of Supreme Family, no? So, yon, I fantastic morning sa ating Supreme Family. And of course, lahat ng Bravehearts. Yan. I fantastic morning. Yan. Thank you, Upline. Grabe, habang. Oh, grabe, I know sobrang busy po ng inyong oras. Sobrang busy ng isang araw, no? Ng isang senior field vice president going to presidential director, Upline Alejandro Tinintino. But again, grabe no, na nabigyan po tayo ng oras. So may I request no before simulan natin yung ating grand interview. Wow, no? Grand interview. Okay lang ba para sa lahat ng ating mga participants, no? To open your camera. Yan. Nox. Kala ko ano. Diba, first time ko. First time ko tong interview. Actually first time ko. No? Kasi bago nga eh, no? Bago. Kaya ulit ako sumalang sa KSP ng ibang form. Diba? So para naman at least topatas, kita natin kung gaano kagwapo ang ating Upline Alejandro Tolentino. No? So kindly open your camera, guys, no? And para makita ka rin, no? Kasi si Upline Ali, no? mas lumalakas, tumataas ang energy pag nakikita niya yung taong kausap niya. Tama ba, Upline? Yes, at mas pumupugir. Yeah. Okay. So, let's get it, no? Right. Simulan na natin to, no? So, unang question, let's on or let's off? De, joke lang. Okay, unang question, Upline Ali. Okay, alam naman natin, no? From that video, you are from Barrio Site. Yes, of course. Siguro, no, kung meron kang mahuhugot pa, okay, ano ba o sino ba si Upline Alejandro Tolentino talaga, no? Noong nagsisimula sa kanyang yun nga, young career sa IT, but nagsumubok ng network marketing business, and yun nga, ano yung background mo ba talaga? Yes, no? So, I fantastic morning. Ang tawag dito, biglang nautala, no? So, of course, no, alam naman na ng karamihan, no? But for the benefit no ng ating mga first timer at mga bagong member no na first time makapasok dito sa KSP session. Si Upline Ali sa isang IT consultant no dati for the past 7 years until I met Ipern. Pero bago ako napasok as an IT consultant is meron na rin akong experience sa network marketing. I'm not saying I'm a networker. I have experience no. And yung experience ko I believe is deep din, malalim din kasi noong 2010 I resigned no. My first job is Accenture no. I was an IT software engineer no. Office mate ko si Upline Neil yung host ngayon no. Dati ko siyang office mate and then na-invite ako sa network marketing no. And nag-resign ako kaya ako nasabi na medyo deep yung understanding ko about network marketing. So ayun no. So 10 years of total work experience as an IT professional. So hindi biro din, no? Kasi siyempre. I believe, no, syempre we used to be office mates sa Accenture and alam natin ang swelduhan, nagsimula tayo ng 15,000. 15,500, no? 15,500. But again, nasa na ba ang Alejandro Tolentino, no, ang isang Upline Ali with iFern. Pero syempre, bago yung resulta na yon, 'di ba? Yung kasi yung nakikita na lang natin, tama ba guys? Yung resulta ni Upline Ali nakatira sa EDSA Shangri-La, may magandang Ironman sa likod. 'Di ba?
naka Mini Cooper. Alam natin, every season, ina-awardan ng 500 to 700 and going, no? Going to 1 million pesos per month, I believe. Yes. This month na yan. Yes. Okay. Naka-pace na kasi nasa 350,000 na tayo ngayon eh. So, na. 20 so, days mga kids. So, talagang tatamaan natin yung 1 million. But before that, no, before that greatest achievement, no, paano ka ba? No, paano ka ba muna nagsimula with iFern? Para makarelate naman yung ating mga baguhan, mga 1 week old, no, mga 1 month old na mga members or yung mga ating ini-invite or mga newcomers para at least mas lumakas yung loob nila. Upline Ali, kindly share kung paano ka nagsimula with iFern. Okay, so 7 years, ano, I was working on a night shift. Panggabi, night shift. O, panggabi po ako, para sa kalaman ng karamihan, panggabi ako, 7 years, no? 2018, I was invited by Upline Zack, no? So, kumbaga, kung katulad ng mga ini-invite ngayon, busy, no? Katulad ng mga ibang iFern member ngayon, busy, totoo po yun. Never po akong nakipagdebate sa taong busy. Totoo yan, busy yan. Na-experience ko yan, sobrang busy ako. Bakit? Kasi panggabi ako, no? Laging puyat, panggabi nga eh. So pinakita sa akin itong iFern, sabi ni Upline Zack, bro, meron lang akong gustong i-consult, no? Third party approach. So ako alam ko na yon. Okay, so sabi niya, magkita tayo sa BGC. Ano ba magandang restaurant dyan? Yung masarap, sabi niya. Sabi ko, bro, hindi na. Dito na lang sa bahay. Para kwan. Para, kasi yung tinitirang kong apartment is sa tapat lang ng BGC mismo yon, no? Maganda naman yung kwan doon, yung common area na may magagandang table din, no? Na pwedeng magkape, magkwentuhan. So, pinakita niya sa akin, sabi nung nandun na, kasi hindi naman ako tumatanggi pag may nag-i-invite sa akin. Any networking, alam ko yan. Na pag may invite sa akin na nasa in-network industry, alam ko na napapakita nila yung kumpanya na hawak nila. So ako rin, namimiss ko rin, ano, kasi nga 2010 nag-network ako, mga kasamahan ko ito, nakipag-meet ako ngayon. Okay? So nung sinabi niya na 20 million na yung kinikita niya, no? Sa iFern, from 2016 to 2018, sabi ko parang hindi ka panipaniwala, no? Kasi nag-network na ako dati, million din ang kinita ko, pero hindi 20 million, not even the 10% of 20 million. So, tiningnan ko, nagulat ako, ang Pern pala, yung may-ari ng Pernsy, ang pinakasikat na Pernsy, the number one sodium ascorbate na acidic vitamin C, may bagong product. At grabe, di ba? So, nagulat ako kasi networking pala siya at binary siya, no? Para sa mga experience na sa network marketing, ang binary is, I believe, no, the best and the pinakamabilis, pinakamadali na kumita ng malalaking income, no? Tapos yun, legit yung product, sobrang mura. 'Di ba? So, but still, hindi ko siya, alam mo yung pagkasali full-time agad, no? Kasi syempre bilang IT consultant, inalagaan ko na rin yung career ko from 2011 to 2018, almost 6 digits na rin yung income ko. At maraming mga bonuses, yun nga lang panggabi, pero 20% naman yung night differential, so kaya almost 100,000 ang income. Hindi naman basta-basta bibitawan ko yun. So pinakaramdaman ko muna sa loob ng, I believe, mga 7 months. So I was invited, introduced, no, March 2018, and nag-join din ako that same week, same month. And yun nga, after 7 months doing this part-time, nakapag-resign na po tayo. Full-time na tayo from that day. Ayun. Yes. Hindi ko rin makakalimutan yung mga moment na yon. Ay, siyempre. Ayan. By the way, ano, guys, si Upline Neil ang isa sa mga una kong na-invite dito. No? Kaya marami sa mga taga Isabela is downline na Upline Neil kasi binary lang naman ito. Di ba? So, ang nakakatuwa niyan, may kwento ko lang, ano, may singit para malaman din ng iba kung ano yung sitwasyon dati. No? Nung unang in-invite ko sa Upline Neil, siyempre, actually, hindi ko siya in-invite. Okay? out of nowhere, nag-message siya, no? Alas 9 ng gabi. 2 oras pa lang ako sa opisina noon. Nag-message siya, kinumusta ako. Sabi ko, okay naman, bro. Sabi ko. Tapos, sabi niya, bro, grabe. Bago yung GTR ni Jason. No? Si Jason is the top one of Royal. No? Kumpare ko siya, kaibigan ko siya. So, sabi niya ganun,
bago yung GTR ni Jason, bro. Ba't kaya hindi pa natin pasukan yung Royal, sabi niya. So sabi ko naman, hinahinay lang ako, kalmado ako noon. Sabi ko sa kanya, nasan ka ngayon? Yan. Nandito sa kondo, sabi niya. Sinong kasama mo? Kasi alam ko, siyempre, kaibigan ko yan, alam ko na meron siyang bad experience sa network marketing. Siyempre, kung nandun si Eli, nakikinig ba si Eli ngayon? Kung nandun si Eli, medyo matagal pang kwentuhan. Nung nalaman ko, sabi niya, hindi, mag-isa ko lang. Mag-isa ko lang, wala sila dito. Dali-dali guys, maniwala kayo. Kinuha ko yung badge ko, lumabas ako ng office, pinuntahan ko siya. Okay, gabi yun. So, sabi ko, bro, meron akong tinatrabaho ngayon, ito iPhone. So, pre-present ko yung iPhone sa kanya. At first, hesitant, pero kinabukasan, nag-join siya. Alam nyo talaga nakalaan itong iPhone para sa aming dalawa. Bakit? Kasi, after a month, na-layoff po si Upline Ronil, no? Natanggal siya sa trabaho. Na first in, first out siya. Nagbawas ng empleyado. So, sabi ko sa kanya, bro, huwag ka na munang maghanap ng trabaho. Binulungan ko na yan. Bakit? Kasi alam ko magre-resign din ako. Hindi nga lang ngayon, sabi ko sa kanya. So sobrang believe din ako sa tiwala, no, kay Upline Ronil. Kasi naniwala siya dun sa bulong na yun. Natupad ko siya after 5 months, di ba? After 5 months. Yeah. Tama. After 5 months ako natupad. Grabe, no? Thank you for that, Upline, no? Totoo po yung binanggit niya, no? So siguro for a 2 minute lang. Ganun talaga po yung tiwala ko dun sa taong to na ang nangyari is wala akong magiging regular na pangkabuhayan that time kasi nga na-redundant, tinanggal sa pwesto, tinanggal sa trabaho. Pero ang sabi sa akin ng kaibigan is, bro, huwag ka na maghanap ng trabaho sa ngayon muna. Okay? Kasi bakit? Darating yung time, bro, kapatid, hindi mo na talaga kailangan bumalik sa employment. Ako naman po isang palataya doon na, ewan ko, sino bang gusto? Sino bang gusto magtrabaho habang buhay? Pinagkatiwalaan ko lang po yung tao nag-invite sa akin. Okay, kaya sobrang pasasalamat ko po, no, kay Upline Ali, Upline Ali natin, no. Sobra. So, eh bago mo na maiyak, Upline Ali, ko kasi nalik mo eh. Para makita ka namin umiyak. Ako nakita na nila umiyak, ikaw na lang hindi pa umiyak. So, lang naman, no. Sobra talagang life-changing. Okay, totoo, napagdaang pinagdaanan namin na plan nila hindi basta-basta, no. Especially nung hindi pa kami kumikita. Yes. Sabi nga, plan nilang nakikita nyo ngayon yung kumikita ng malalaki. Ang hindi nyo nakita nung hindi kami kumikita, no? Na yung panahon na sinasabi ni Eli sa kanya na maghanap ng trabaho. At siyempre, nagbag-asawa yan na lumapit sa akin sa upline nila ako na magkwekwento. No? Lumapit sa akin yan, bro, may problema ako. Sabi niya, oh, halatado kasi hindi ka nagre-reply. Kaya nga tayo nagkita. So sabi niya sa akin, medyo nag-discussion lang kami ni Eli, sabi niya, tungkol sa paghahanap ng trabaho. So sabi ko sa kanya, natural yan na na ipupush ka maghanap ng trabaho kasi pangit yung na-experience namin dati sa networking. Natural yan, sabi ko. Pero ako, sa taas ng tingin ko sa iPhone, no, sabi ko nga kanina sa RBA, this is the first pharmaceutical company na gumamit ng network marketing in the history, I believe, ng network marketing. Not just here in the Philippines. So, kung ganun, may epektibong produkto, alam ko na yun, tunay yung produkto niya, at napakamura ng produkto. So sabi ko sa kanya na lang, ganito gawin mo, bro. Ipakita mo naghahanap ka ng trabaho. Pa-edit mo sa kanya yung resume mo. Diba? Paglalabas ka ng bahay, naka-long sleeve. Pag tinanong ka saan pupunta, may interview. So ganyan kami nagsimula ni Upline Neil. Siyempre, hindi madali, no? Networking ito, binary ito. Hindi mo alam yung pupwedeng. Yung mga na-experience nyo bilang first time. Na-experience din namin dati yan. Yung pay-in na hindi magpe-pay-in. Yung positive na hindi pa tumuloy, 10 na yung kinakausap namin, wala pang nagjo-join, lahat yan, na-experience po namin yan. At mas mahirap noon. Bakit? Kasi, una, part-time ako, panggabi. Pangalawa, saksakan ng traffic dito sa Metro Manila, alam niyo yan, ito yung pre-COVID, yung wala pang COVID. Tama. Kaya ngayon,
yung na-experience ninyo, na-experience din namin yan. Nga lang, mas madali na yung na-experience nyo. Bakit? Kasi pag na-negative yung kausap nyo, maglalag out lang yan sa Zoom. So, nandiyan ka pa rin sa bahay. Minsan naka-off pa, madalas yung camera, di ba? So in short, wala ka talagang ka-effort-effort, nag-login ka lang. I mean, nag-invite ka, may effort. Pero yung nag-bis ka, pumunta ka sa restaurant, umorder ka ng pagkain, or kahit kape na lang, di ba? 195 yung kape ng Starbucks, so 160 yung grande. Grabe, di ba? Nag-gas ka, nagpamasahe ka, nag-taxi ka, nag-effort ka, umubos ka ng 3 oras minimum. Tapos, hindi sasali. So, last experience namin ni Apply Ronil. And right? So, with addition with that, no, against not, thank you guys dun sa lahat ng naglakas loob na mag-open ng camera. Yes. Again, hindi po siya talaga biro na mag-start. Pero ito naman po yung siguro na gusto kong iparating with dun sa ibibigay niyong tiwala sa taong nag-invite sa inyo, yung ibibigay mong trust 100% kasi nakita niya na pala yung bird's eye view, yung eagle's eye view. Nakita niya na eh kung gaano kataas yung pwede mangyari. Okay? Bakit ikaw nandito sa ilalim, hindi mo pagkakatiwalaan yung tao nakakita sa taas? Ganun lang po yung ginawa ko with Upline Ali. Kasi bakit? Simple lang. Napakaganda ng motibasyon niya, no? Para tulungan yung kanyang mga kaibigan. Okay? So, okay lang po ba? As our host, wala kang magagawa. Ako may hawak ng contact. De joke lang. Okay? O, pasayahin naman natin. Kindly, no? Kindly time. Thank you, Upline. Thank you, Upline. No? Thank you. Name drop. Kung sino yung tao nag-invite sa'yo. Mas maganda, wag Upline. Name drop. Sino yung tao nag-invite sa'yo? Tama ba, Upline, Ali? Bago na continue? Go. Ayan. Thank you. Okay, so Upline Ali, while our participants are typing, no, yung kanilang thank you message sa mga tao nag-invite sa kanila. Yan, grabe, no? Keep on flowing. Yan. Paramdam mo, Upline mo yan eh. Kaibigan mo yan eh. Best friend mo yan eh. Diba? Love ka yan eh. Diba? Parang Upline Ali with Upline Ronil. So Upline Ali. Tama. Yes. Next question ko naman sa'yo, no? Yan, no? Habang overflowing ating message box. Sarap ng gantong meeting, no? Yes. Lahat na participate, no? Yeah! Okay. So, Upline Ali, no? For sure, knowing you, di ba? You're having a luxurious life. Edsa Shangri-La. Grabe, no? Hindi po si biro yung Edsa. Edsa Shangri-La. St. Francis. Ayun na. St. Francis Edsa Shangri-La, no? But kasama pa niyan, kasabay pa niyan, is Mini Cooper Countryman S. Okay? Yes. Which is, I believe, 3.8 or kulang-kulang 4 million pesos ang halaga ng isang kotse na European car. Tama ba? Oh, tama. European. 3.8 million. Now, ito pa maganda dyan, no? From Barrio Site, kasi sobrang inspired po talaga ako sa isang tao na galing ng probinsya tapos kumikita ng 100,000. From Barrio Site na ngayon na kumikita ng almost 1 million pesos. Upline Ali, kapatid, brother, mentor, El Capitan, no? Name it. Pwede nating iparamdam yung appreciation na ibinibigay na oras sa atin ng ating El Capitan. Upline Ali, what is your greatest advice, no, with our 200 plus participants para sila din maging katulad mo? Yan. Thank you, Upline Neil, no, sa napakagandang tanong. Grabe, no. So, hati-hatiin natin, ano. Siguro unahin natin dun sa mga, kung meron mang mga guests, no? Or yung mga bago. Similar lang din sila, no? So sa mga guests, no? Na hindi pa masyado na pag-decide kung magjo-join sila o hindi. No? At nag-iisip pa. Huwag nyo na pong pag-isipan, no?
ako ang greatest motivation ko nung nag-join ako sa iFern is nung in-invite po ako dito, ang gusto ko pong package, 35 accounts. No? That is 297,000 pesos for the very basic reason. Kung ang isang account, no, eh mahalin tulad sa isang taxi, may income. Pero kung merong ang tatlong taxi, mas malaki yung income. No? Kung merong kang pitong taxi or premium plus, mas malaki na naman yung income. Pero ang 35 accounts, 35 na taxi, syempre mas malaki yung income. Tama? Can you please type 1? Now, ano yung dahilan na nangyari sa akin? No? Nung tinignan ko po yung aking savings, ang laman lang niya 44,000. So na-realize ko, ang tagal ko na palang nagtatrabaho, 44,000 lang yung laman ng savings ko. Baka sobrang gastos mo naman. Hindi. Tingnan mo, 100,000, computin natin, 100,000. Noong hindi pa si Duterte ang president, 33% ang tax niyan. No? So nung nag-Duterte, bumaba, naging 23%. Ganyan. So computin natin kasi majority of my 7 years as an IT consultant is hindi Duterte. Okay? So 100,000, tanggalin mo ang 30% na lang, 70 na lang. Okay? 70,000, tanggalin mo yung renta ng apartment na 15,000 pesos, 55,000 pesos na lang. Eh bakit kasi ang mahal ng apartment mo? Kasi po, 10 taon na po ako nagtatrabaho. Gusto ko namang i-reward yung sarili ko. Apartment nga lang yun eh. So 55 na lang. 5,000 tubig kuryente. Bakit ang laki ng kuryente? Kasi po, gusto ko rin may aircon. 10 years na po akong employee. At stressful din po yung trabaho as an IT. So ilan na lang naiiwan kung nasusundan nyo yung math? 50,000 na lang. Tama? Now, dun sa 50,000 na yan, since matagal na akong empleyado rin, gusto ko rin ng kotse. So bumili ako ng Altis, 17,700 ang monthly niyan. So ilan na lang naiiwan? 33,000. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako gumagala. Hindi pa ako pumupunta ng iba't ibang ng Boracay, kung saan man yung nakikita mong nagpo-post na mga employee. Ganon din po ako. Gusto ko rin ng ganon. Pumunta ng Tagaytay, pumupunta ng Baler. So gala din ako eh. So ikaw na magsabi kung may iipon ako o wala. Bakit ko ito kinento? It's for the very basic reason na gagawin mo si iFern kung ikaw ay guest pa lang. I-check mo mabuti, no? Kung ilang taon ka nang nagtatrabaho, tapos magkano yung savings mo. Ikaw lang makakasagot niyan. Hindi mo na kailangan sabihin dito. Pero ako, I always believe that 90% ng mga employee walang ipon. Katulad ko rin. Ano ako, special? Hindi ako special. Alam ko marami ako mga kasamang employee na wala ding ipon. Naniniwala ako dyan. No? Hindi na ako magkukwento ng napakaraming kwento na nalaman ko tungkol sa pagiging empleyado. Sigurado ako 90% walang ipon. Kahit pa sabihin mo dahil bumili ng kondo, bumili ng bahay, bumili ng kotse, hindi yung tawag na ipon. Ang ipon is pera na pwede mong gamitin pag nangailangan ka. Pera na pwede mong ibili kapag may kailangan ka. So, kung ikaw hindi pa iFern, gawin po natin yung iFern. Kung wala kang 60,000, the more na kailangan mo mag-iFern kasi never naging malaki ang 60,000 pesos. No? Lagi kong sinasabi yan. Even the family package, kung kaya mo, i-push mo yan. Bakit? Kasi 300,000, ang balik nun, 330,000 na worth of products plus 70,000 pesos na instant commission. Yung mga hindi pa member, don't worry, ano, hindi lang naman yan yung mga package. Meron tayong 9,000, may 8,500 tayo, meron tayong 25,500, pero yun na yung isipin nyo. Okay? So sa mga yan yung advice ko sa mga hindi pa member. Push doon sa mga bago na hindi pa naka-premium plus, i-push nyo rin yan para kayo rin ma-push. Okay? Bakit? Iba kasi yung kapit yung nilabas mo na 60,000 sa 8,500. At doon sa 60,000 pesos kasi ang laki ng income times 3. Okay? So i-work out mo yan, no? Magdagdag ng account kung kinakailangan, humiram kung kinakailangan, no? Walang risk. Bakit? Kasi lahat ng tao ngayon gustong maging healthy. 'Di ba? Gustong maging healthy. So, 'yun yung advice ko, ano? At ito naman yung advice ko para sa mga medyo matagal na, no? Medyo matagal na. I'm talking about yung katulad ng sinabi ni Applen Cecil and Salvador Rances, 1 month, 2 months above, no? Na nag-i-start sa iFern. Ito hindi na ito luma, no?
hindi na ito bago na maririnig mo na mag-guest applying ka lang, no? Napakalaki po kasi ng maitutulong niyan sa iyo. Pag yes applying ka, yung downline mo mag-yes applying lang din. Napakahirap po sa bilang isang apply na magpaliwanag nang magpaliwanag lalo kung bago ka. No, basta lagi mong tatandaan, wala namang i-advise sa iyo ang upline mo na hindi mo ikabubuti. Lalo na, no, kung ang upline mo naman napakasipag naman, no? Napaka sistemado naman ang upline mo, no? Maniwala ka sa kanya. And of course, aralin ang business, no? Aralin, seryosohin niyo 'yan. At i-maximize niyo yung mga gantong klase ng event, no? Bakit? Kasi dito po ako nagsimula. Ang definition ko po ng networking ay events. Networking is equal to events. Ang ibig sabihin niyan, every time may event ka, may event ang kumpanya, may event ang Supreme, may event ang Emperors, dapat marami kang participants if you are an upline. Paano ba nangyayari na upline ka? Upline ka na pag meron ka ng downline. Isa man yan o tatlo, 10 man yan o 100, upline ka na. Embrace them. Embrace your role as an upline. No? Hindi basta-basta, kahit pa in-spill sa'yo yan, upline ka, embrace it. Hindi yung pagkailangan ng respetuhin yung upline, gusto mo maging upline. Pagkailangan na ng trabaho para sa mga downline, ayaw mo maging upline. Gusto mo maging downline lang. Hindi siya magandang example. Ako, kaya ako sinasabi palagi ito, alam ko ano, sa buong iPhone, hindi ako yung pinakamagaling magsalita. Hindi rin ako yung pinakamagaling magumbinsi ng tao. No? Maaaring hindi rin ako yung pinakamasipag. Pero sisiguraduhin ko, no? Ang definition ko ng networking ay events. Ibig sabihin, sa lahat ng events na iPern, simula nung pagtungtong ko sa iPern, marami akong participants. Nung nagsisimula ako, guys, misto lang lahat ng kinumission ko, no? Mairenta ko ng van, mapapunta lang yung mga downlines ko rito sa Manila. Alam na mga downlines ko yan. Nung nagsisimula ako, no? Bus, van. Bakit? Alam ko kung gaano ka-importante yung events. Parang ganito siya. No? Ganito ko siya ine-example. Kung ako nakakita ako ng dinosaur, no? Kinuwento ko kay Upline Runil, maski pa tropa ko 'yan. Maski pa kumpare ko 'yan. Maniniwala pa ba 'yan pag sinabi kong may dinosaur no sa Hyper Building? O kayo mag-type kayo kung maniniwala pa kayo pag sinabi kong may dinosaur. Sige, mag-type kayo. Maniniwala ba kayo? Oo, hindi. Oo, wala na kasing dinosaur ngayon eh. Eto ngayon yan. Sinama kita sa event. Sa iPern. Nakita mo may dinosaur nga. Hindi isa. Madaming uring ng klase. O di dalawa na tayong nakakita ng dinosaur. Sa pangatlo, pang-apat, pang-liba. Kaya ako, misto lang yung pagod, yung puyat ng biyahe balikan ginagawa ko sa Isabela yan noon. Even nakita ko rin kasi sa mga upline ko yan, no? No? Si upline Mike, nagpapadala kami ng bus dati sa Isabela, si upline Zach. Lumuluwas pa ng Isabela yan para mag-campaign ng CCEL. Tapos pabalik na Manila, pupunta Laguna, magka-campaign lang din ng CCEL. So ganun ko naiintindihan ang networking. Networking is equal to events. Kapag lagi kang may participants doon. Alam ng mga bagong line ko yan kahit online na ngayon. Pini-PM ko yan sa Upline Louie. Kanina lang pini-PM ko siya. Nandiyan ba lahat ng core mo? Oh, nag-PM din ako sa mga GC namin. Bakit? Kasi ganun siya ka-importante. Bago tayo pumunta sa CCEL, dito muna tayo sa KSP. No? Dito muna tayo sa mga RBA natin. Seryosohin nyo siya and be proactive. Especially dun sa ating mga GC. No? Hindi po pwedeng nandun ka lang. Tapos pagka may nag-message, ano, welcome. Imagine mo to, ha? Please help me welcome our new member. Blah, 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 sabi nung upline. Yung mga member dun, nag-sinsaon. Grabe, sinsaon. Wala. O ngayon, balik na rin natin. Ikaw ngayon ang merong invite. Ikaw naman ngayon ang may recruit. Ikaw naman ngayon may bagong member. Inad mo sa GC nyo. Wala rin. Bakit? Iginawa mo rin yun eh. Be proactive. Gusto natin mabilis. Kailangan yung mga basic na yan is kabisadong-kabisado natin. And yun nga sabi ni Upline Mark kanina, Mark Jan Digilio, no? Do this wholeheartedly. Para hindi ka nahirapan. Kaya ka lang naman nahirapan kasi hindi pa buo sa kaloob-looban mo. Ibig sabihin, hindi ka pa iPern. No? So kailangan masanay ka na. Oh? Balik ta rin natin. May inad ka.
na downline kasi sobrang todo ng pagkaka-build up mo sa iPern, sobrang todo ng pagkaka-build up mo sa group ninyo, pag-add mo sa kanya, no? So itong part-timer na to, ang daming problema sa buhay, extracurricular activity sa buhay, pagpasok niya sa GC nyo, ang init ng pagtanggap, puro pangarap ang pinag-uusapan, nagre-reply ang mga tao. Anong makakalimutan niya yung mga problema niya sa buhay at magiging iPern siya. Ang ganda na pala, ang ganda pala talaga ng pamilya dito. 'Di ba? Sa mga KSP natin ng mga ganito, mag-chat kayo pag nagsasalita yung mga host. Sa RBA, pag nagtatanong yung presenter, magsalita kayo, mag-communicate kayo doon pag may sinabi siyang maganda, nagpatawa siya, tumawa kayo diyan. Bakit? Kasi those little things can help you grow. And not just grow. Kung meron kang downline doon, dumadami, lumalawak yung iPern nyo, no? Yung heart nyo sa iPern. Nakakatuwa yan kasi pag naging culture yan, ang bilis ng progress ninyo, puros walang pilitan. Yeah. Di ba? So events, no? Maximize natin lahat ng events. Ito ginawa ito, hindi ito invento, 2, 5, 7, 8. Kami may 7 pa kami. 2, 5, 8 ng Supreme. Hindi ito invento. Ginawa ito kasi, ito yung makakatulong sa buong grupo. Kami nila applying sa upline mic. Align kami dyan. Yung ibang grupo walang ganito, maniwala kayo. Nawiwindang nga sila eh. Bakit? Nahirapan sila kahit isang event. Tayo tatlong event natin. Bakit? Align kasi yung mga leaders ninyo. No? Walang kumukontra. Kasi alam namin kung ano yung makakabuti para sa inyo. Kaya kung bago ka ngayon, nasa mabuti kang kamay. No? O di ka pwedeng 2 p.m. doon ka sa 5. Di ka pwedeng sa 5, doon ka sa 8. Di ba? So magdadala ka na lang ng magdadala ng tao. Sisipagan mo na lang. And eventually, yung sinasabi mong hindi ka magaling, magugulat ka na lang yung bunganga mo kusa ng nagsasalita. Kasi milyon ang kinikita mo. 100,000 kada linggo. 200,000 kada buwan. 300,000 kada buwan. 400,000, 500,000. Imposible. No? Imposible. Sa Ilocano, sabi nga, ultimo umil, lagsao, sabi, kahit pipit, makapagsalita na siguro kapag ganun. Di ba? So, alam nyo, iba yung feeling kapag kumikita ka na ng malaki. Kaya yung sinasabi ng sarili mo na hindi mo kaya, hindi totoo yun. No, maniwala kang kaya mo. Kung merong isang bagay na hindi mo paniniwalaan sa sarili mo, yun yung pag sinasabi niyang hindi mo kaya. Kasi kaya mo. No? At nandito kami, kaya natin pinuprovide yung mga events na ganito para matulungan ka. Hanggang hindi mo pa nakikita kung ano talaga yung kapasidad mo bilang isang iPern member. Kaya meron tayong system. Maximize this. No, this is for you. No, lahat ng iPern events. Ako, sabi ko nga, lagi akong maraming participants dyan, believe me. And even, na-observe ko, no? Palaki noon ang grupo ng Gilas. Gilas Batangas pa lang ang pangalan yan. Sila ang pinakamarami sa harap. Nakita ko yon. Ngayon, palaki ang grupo ng Team Mina de Oro. Nagulat ako. Inunahan nila yung Batangas. Paagahan yan eh. Kung alas 2 ang sisel, alas 11, alas 10, nandun na yung mga yun. Nakaupo na sila sa harapan. Ha? Nakita ko yon, na-observe yan ni Upline Ali. So ako, nung nakita ko yan, ang Isabela, alas 5 ng umaga, nandun na. Kasama Laguna. Diba? So, lumaki ba yung grupo natin? Oo naman. Pa-presidential director na tayo eh. Kung hindi lang ako namali ng posisyon, presidential vice president yung tatlong account niya. Kung hindi siya namali ng posisyon, senior field vice president na yan, matagal na rin. No? So maximize nyo lahat ng events. Make sure, no? Nandun yung mga tao nyo. Kahit dalawa yan. Palimbawa, sharer ka. Dalawa lang yung tao na downline mong nandun. Ibuhos mo na lahat. Bakit? Kasi left and right lang naman to eh. Hindi mo alam yung isa naging upline Zach Lopez. Yung isa naging upline Mike Yulo. O diba? Dalawang tao lang yun. Sampu ba yun? No? So, tama. Sa mga naman, bilang panghuli, no? Sa mga aspirants naman, no? Aspirants naman. Umita din ng 1 million naman. 500,000 pesos a month. Yes, I'm talking to the leaders of Supreme, no? Of the leadership base of Supreme na gusto nyo rin ng 500,000 ng 1 million a month, no? Kumikita kayo ngayon, palakihin nyo pa. Ako, I always said this, and the moment na na-realize ko kung ano yon, na the best way to treat your iPern business is to treat this traditionally. Ano ba ang traditional business? Halimbawa ako, mahilig ako sa pagkain, nagtayo akong restaurant, no? Pagtayo ko ng restaurant, biglang pang 50 people, eh sobrang sarap ko magluto.
no? Sobrang sarap. Mura na, masarap pa. Dinumog ng tao, 100 tao, araw-araw, umipila sila. Anong gagawin ko? Natural, mag-expand ako ng restaurant. Anong ibig sabihin nun? Dagdag na naman ng kapital, no? So, sumikat na yung restaurant ko sa isang lugar. May mga dumadayo na coming from different provinces or different cities, bayan sa amin, no? Anong gagawin ko? Magtatayo na ako dun ng branch. Anong ibig sabihin nun? Mag-invest naman ako ng pampatayo ng restaurant, mga utensils, mag-hire ng tao, magre-rent ng mga kung ano-ano, di ba? Mag-hire. So in short, nagdadagdag ako ng kapital. So if you're a leader and you're earning, the best way is to treat this traditionally. Anong ibig kong sabihin? Huwag kayong matakot gumastos. Okay? Huwag kayong matakot gumastos. Kasi yan yung tuwan-tuwa nga ako eh. Ito, nasabi to ni Upline Shan, no? Upline Shan. Kasi ang mga tao sa labas, yes, of course, ikaw, ako, katulad ko rin, hindi naman ako materialistic eh. Kanya lang yung mga tao sa labas, that's what they want, no? They want to see change, true things. No? And I believe, no, na what you do, no? What you do to what you get is more important than what you get. What you do to what you have is more important than what you have. Kung ano yung meron ka ngayon, mas importante dyan kung ano yung gagawin mo sa kanya. No, sabi nga ni Eddie Garcia, eh, para mas lumaki yung network ninyo, mas lumaki yung business ninyo. Sabi nga niya, money na hindi mo in-spend is not your money. No, pera daw yun ng banggo. And of course, invest on yourself, no, especially sa mga naghahanap pa ng rason kung bakit at paano nila gagawin yung iPhone business, no? Kumbaga, bumalik ako dun sa mga bago, no. Nakita ko kasi yung binili kong book, no. Si-share ko lang kasi nagturo si Upline na Zach ng short course sa bago niyang line in IC. Nakita naman natin sa mga friends sa Upline Zach, sobrang laki ng grupo nila ngayon, bago yung mga yun, ha. So nag-start sila, no, ng investing sa knowledge, no. So lahat sila ni-require, andun kasi ako na bumili ng book, no. Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. So ako rin bumili ako, mabibili nyo sa Shopee, 350 pesos lang. Napaka-importante niya, lalong-lalo na sa mga tao na naghahanap ng rason kung bakit nila gagawin tong iPhone. Bakit? Kasi dito tinuro, ano, yung tinatawag na 4 quadrants. Ano yung 4 quadrants? Yung paraan paano ka magkakaroon ng income. Ano yung una? Employment. Okay. Ano yung pangalawa? Self-employed. Yan yung mga professionals, yan yung mga doctors, engineers na may mga client na sarili. Ano yung pangatlo? Business or entrepreneur. Ano yung pang-apat? Investor. Sa tingin natin, sino ang yayaman dun sa apat na yun? Okay? Siyempre, pinakamasarap yung investment. Kanya lang ang formula ng investment, malaking pera para kumita ng malaki. So kung wala, katulad ko, no? Nagsisimula ako noon sa iPhone, meron ba akong malaking pera? Wala. Negosyo. Anong negosyo? Wala naman eh. Nakikita ng malaki, na ganito kalalaki, wala. Na maliit lang yung capital, wala. So, para ma-realize mo, kasi napaka-importante, no, na kapag alam mo at sigurado ka dun sa mga principle na ina-apply mo sa buhay mo, sa negosyo, sa pagnenegosyo, dito sa iPhone, sigurado ako, pag malinaw yon, mas malinaw kung saan ka papunta. At di ka na mahihirapan. Lahat ng sinabi ko kanina, ma-address. No? Kailangan itama yung attitude. No? So, yun lang siguro, apply nil, napahaba yung aking... Ganito pala, no, pag ini-interview, lumalawak yung nasasabi. Pag-invest kayo rito kasi ang dami niyang makakatch, matututunan mo yun, pwede mo nga gawin pang closing. By the way, hindi po ito libro na ito. Ah. This sold millions of copies all around the world. And Robert Kiyosaki, maraming videos to sa YouTube. Hindi ito nagsasalita ng parang chingkitan lang. No? I'm sorry, ah, kung may maraming may idol kay chingkitan. Ito, mayaman talaga. Okay? Kasi ang negosyo nito, real estate. Mayaman to basta talaga. Hindi to yung magaling lang sa buka-buka. Hindi to magaling sa buka-buka. Yung sumulat nito, talagang mayaman, no? And nagsulat na libro, marami tong edition. Bili nyo to, 350 pesos lang. Tapos, di mo naman kailangan basahin to lahat ng isang araw, eh. Paapat-apat. No? Kada araw, apat. Isang araw, dalawa. Busy ka, isa lang. So, for sure, marami kang makukuha dyan. Marami kang
maniintindihan at masasabi mo sa sarili mo, busy nga ako, pero mali pala yung direction ng pinupuntahan ko. So, ang pwede kong gawin is mag-double time pa kay Ipern para darating yung time, hindi na ako busy. Kasi I will fire my boss. Yes! No? Totoo yun. At kung maliit din lang naman yung negosyo mo, isarado mo na yan. Okay? Isarado mo na yan kung hindi naman yayaman ng usapan. Yayaman naman ng usapan. No? So ako hindi ko ina-advise na kasasali lang mag-resign. No. Ikaw mismo ang magre-resign. Ikaw mismo kasi marirealize mo. No? So, yun lang. Ano? Siresoy natin si Ipern kasi ang layo pa ng pupuntahan nito. Nagsisimula pa lang tayo, guys. No? Nagsisimula pa lang tayo. Ang laki ng opportunity ngayon ni Ipern. Yan. Yun na, final na upline ni. Baka madagdagan pa. Meron na naman akong maisip. So, thank you upline Alejandro Tolentino. No, grabe, no? Sobrang daming learnings, no? Kasi simple lang, sabi ko nga sa inyo marami talagang learnings na makukuha tayo coming from dun sa tao talaga na maraming nakuha o maraming na experience. Okay? So coming from upline Ali, upline Fatima, okay? And upline Ronel from Canada and upline Mark Jan Dequilio from Isabela. Guys, no? This is Ronel Clerigo signing out. Your Vice President. Mga gustong mag-picture. Yan, yes. Picture tayo para meron kayong so, pang-post. Kung nadyan pass, yung ating ano, from Isabela and Canada. Wait lang, hahanapin ko. Ronel Muna. List lang yung mga participants. Yeah. Yeah. Kasi upline Ronel. No, so I believe na dapat nadyan pa si upline Mark Jan Dequilio. Open ang camera niya. Nandito pa po. Alas 4 na ng umaga dito. Yan. Upline Fatima. Wala si Upline Fatima. Okay? So anyway, no? Thank you, Upline. Okay. Yan. So, picture tayo. Si Upline Fatima. Wala na. Okay. Sige, anyway. So, last na. Upline Ronel. Ronel. Thank you, Upline. Thank you, Upline. Thank you, Upline. Thank you, Upline. Thank you, po. God bless. Thank you, Upline Ali. Thank you so much, sharers mo. Thank you so much. Thank you po, Upline. God bless. Okay, see you all 8 p.m. closing hour meeting in 3, 2, 1. Thank you.